Isang panibagong umaga ang sa ating pinagpala. Malino na isip, buhay at panibagong lakas. Sa maghapong paggawa hanggang sa payapang pagtulog, tanging sambit ng puso, Ama, salamat po. Ibahagi pagpapala sa makakasalamuha ang pagmamahal ng Diyos na sa atin ay lumikha. At sama-samang sambitin na may galak sa puso, Ama, salamat po. Pasimula ng umaga at dami ng pagpapala, araw ay gawing payapa na Espiritong banal ang kasama. May matibay magkaroon ng liwanag, magkaroon ng sangkalawakan sa gitna ng tubig, at mahiwalay ang tubig sa kapwa-tubig. Sibula ng lupa ng damo, pananim na nagkakabinhi, at punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang pagkakahoy. Magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang maghiwalay ng araw sa gabi. Bukalan ng sagana ang tubig ng mga gumagalaw na kinapal na may buhay, at magsilipad ang mga ibon sa itaas ng lupa sa luwal na kalawakan ng himpapawid. Lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis.
Kapayapaan at mapagpalang araw po ang sumaating lahat. Elder Ryan Bernabe po, isa sa mga lingkod ninyo sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Hindi kailanman naging susi ng tagumpay ang pagtuunan ng lakas at isip ang mga bagay na nakaraan. Ang tagumpay ay ang harapin ng ngayon na kasama ang Diyos at paghandaan ng bukas sa kalwalhatian ng Panginoon. Sa umagang ito, sama-sama natin tanggapin ang paggabay ng Panginoon. Tayo na po sa programang Blessed Day. Nasimula ng umaga at dami ng pagpapala, araw ay gawing payapa na Espiritong banalang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala na tanging sambit ng puso. A blessed day to all. Isang pinagpalang araw po ang sumainyong lahat. Ang daily reflection natin sa araw na ito na mula po sa aklat na Love Notes ay mababasa po natin sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 5. Ganito po ang sinasabi. I pray that the Lord will guide you to be as loving as God and as patient as Christ. The greatest reason for obeying God is our love for Him. The experience of His love in our lives every day directs us to love Him even more and guides us to obey His commands. We suffer and we are persecuted. Our bodies may weaken, but our spirit remains strong in our love for God. We are strengthened by His love. He is with us in sickness and in health. Christ patiently carried this cross. He led a pure and holy life in the face of sins and sufferings. He was exalted. He was raised in heaven. Let us live in loving, obeying God. Let us patiently walk a life most pure and holy. God will reward those who overcome. Ang pinakamahalagang dahilan para sundin ang Diyos ay ang pagmamahal natin sa Kanya. Ang karanasan sa Kanyang pagmamahal araw-araw ay nag-uudyok sa atin na mahalin Siya, na mahalin Siya ng lalo at umaakay sa atin na sundin ang Kanyang mga utos. Nagdurusa tayo at inuusig, maaaring manghina ang ating katawan, ngunit hindi ang ating pagmamahal sa Diyos. Pinatatag tayo ng Kanyang pagmamahal. Siya ay kasama natin sa sakit at sa kalusugan. Matyagang pinasan ni Kristo ang Kanyang krus. Inihatid Niya ang isang malinis at banal na buhay sa harap ng mga makasalanan at paghihirap. Siya'y pinapurihan at itinaas sa langit. Mabuhay tayo sa pagsunod at pagmamahal sa Diyos. Magsikap tayo na mabuhay ng ganap at banal. Ipinagkakaloob ng Diyos ang gantimpala sa mga nagsisikap. Mga kahit
A blessed day to all. Kayo po ay kasalukuyang nanonood ng programang ipinaglilingkod ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus.
Change comes knocking unexpectedly. Tulad ng lindol. It shaken the ground, di ba? Gaya ng change, inuuga ang foundation of our existence. Minsan nakaka-overwhelm. Pero it is actually what we need to challenge our faith. Upang matulungan tayo na mayakap ang pagbabago, tanggapin natin ang Elder Regem sa segment na Gabay ng Pamilyang Kristiyano. Shalom po mga minamahal na kapatid sa inyo po na aming mga tagapakinig. Sana po ay sumating lahat ng kapayapaan ng ating Panginoon. Good morning po sa inyong lahat. Have a blessed day. Sana po mga kapatid, mga kaibigan, madama po natin at maranasan ang pagpapala ng ating Panginoon. Ang ating pong tatalakayin sa umagang ito ay tungkol po sa change o yung pong pagbabago sa buhay natin, sa ating kalagayan. Ito po ay pinamagatan kong Wind of Change. Kasi ho, may awit na ganun yata ang pamagat eh, Wind of Change. Ano ba ibig sabihin ng change o yung pagbabago? Ayon po sa isang dictionary, make someone or something different. Make someone or something different. Yung po bang parang ma-alter o baguhin, ma-modify ang isang bagay o ang isang tao. Maaari pong ito yung maging partial o minor changes. Kasi po sa buhay natin, lalo na po sa isang pamilya, ay talagang dumaranas po ng mga pagbabago. Hindi natin nga kadalasan inaasahan, na-anticipate. Di po ba? Halimbawa, meron tayong anak na nasa tamang edad na nag-asawa. So siyempre, malaking pagbabago yon dahil maaaring bumukod na siya ng tahanan kasama ng kanyang asawa. May pagkakataon naman po na yung ating si Bunso ay maaaring magkolehiyo na. Malayo na po sa piling natin dahil maaaring doon siya mag-aaral sa malayo doon sa ating piling. Meron din po mga pangyayari na meron tayong kasama sa bahay, kasama sa buhay na mag-abroad, di po ba? So yun po yung mga minor and major changes na maaari pong mangyari sa buhay natin. At hindi lang po yun, maging sa kalagayan pong pinansyal, maaari magkaroon po tayo ng pagbabago sa buhay natin, di po ba? May pangyayari na mula sa pagiging sapat sa ating kalagayan, may pagkakataon dahil sa awa ng Panginoon, umunlad tayo sa buhay, di po ba? Nagtatagumpay ka sa trabaho mo, sa iyong career. Kung may negosyo ka, maaaring umuunlad ito. At pwede rin naman po, the other way around. Di po ba? O maunlad ang negosyo mo dati. Nalugi, humina. So, changes din po yon. O sa karir mo, okay ka. Biglang nagsara yung kumpanya. So, yun po yung mga changes na pag hindi po natin naharap ng tama, maaari po tayong maapektuhan sa mahabang panahon. So, mahalaga po paano ba natin harapin ang changes sa buhay natin. At hindi lang po yon, maging sa pagbabago po o changes sa ating pagkatao. Di po ba? Bilang mga tao, bilang mga Kristiyano. In particular po sa sambahayan, ano ba yung mga changes na maaaring mangyari o dapat mangyari sa akin bilang tatay, bilang nanay, bilang anak, kuya, ate, di po ba? Bilang tao, bilang Kristiyano. So yan po ang ating mga tatalakayin. Sabi nga po, yun daw pong change or changes are inevitable. Hindi po maiiwasan. There is always be a guarantee in life that change will happen. Garantisado po yon sa buhay natin. May pangyayari po, pagbabago na magaganap sa ating buhay. Sabi nga, there is nothing permanent in this world except change. Diba? Ilang permanente talaga eh. Maging sa economy po ng bansa, nababago po yan, di po ba? Maging yung kalagayan po ng mga syudad na ating tinitirhan, maaaring nababago po yan palagi. Sabi nga, a change is something we tend to fear and become anxious about. Kasi hindi natin check talaga mangyayari. Di ba? May nakasanayan kasi tayong mga kalagayan na sa buhay.
So halimbawa, walang nagkakasakit, maayos ang kalagayan ng bawat isa sa pamilya, eh biglang nagkasakit ang isa. At nangyayari po yan, lalo sa pag-edad ng mga magulang, ng mga lolo at lola. So sa pagbabago na gayon, maaaring magkaroon tayo ng takot at kaba. But sabi nga, dahil we do not feel that we are in complete control of our life, di ba? Yun naman talaga eh. Tayo po bilang tao, limited ang ating kakayahan, ang ating kaalaman para makakope up talaga sa anumang changes na maaaring dumarating po sa ating buhay. Pero alam niyo po, mga kapatid, mga kaibigan, the good news is that God has a plan for all of us. So anuman pong nangyayari sa buhay natin, anuman pong changes na dumating sa kalusugan, sa kalagayan sa buhay, sa kalagayan sa pamilya, God always has a plan for us. And ano po ang plano niya? To give us hope, di ba? Bigyan niya tayo ng pag-asa, to give us a better future, at ipagkaloob sa atin yung prosperity. So yun naman po ang pangako ng Panginoon eh. Hindi lang po kay Jeremiah yon. Sa lahat ng kanyang mga lingkod, yun ang kanyang pangako. I have a plan for you. Plan to prosper you, not to harm you. Plan to give you hope and a future. So, yun po mahalagang maisip natin palagi pagka po may nangyayaring changes sa buhay natin. Whether ang tingin po natin ay negative o positive, mahalaga po na yaon ang ating maunawaan. Ang nangyayari sa buhay natin, dahil tayo anak ng Panginoon, ginagawa natin ang kanyang kalooban, it is for our betterment. Para po sa ating ikabubuti. We just have to always trust the Lord. Ilang pong mahalaga. Sana pong changes na nangyayari sa pamilya at maging sa ating kalagayan bilang tao, lagi po tayong magtitiwala sa Panginoon. And we should allow changes to grow us to become more like Jesus Christ. Diba? Sana pong sitwasyon na nangyayari sa atin, ang dapat po natin maging purpose o layunin na maging kalagayan is to become a better person. Diba? Ang lalo po tayong mapalapit dun po sa karakter, sa katangian ng ating Panginoong Hesukristo. Ang mga talata sa Isaiah 43:18-19, ganito po ang nakasulat. Huwag ninyong alalahanin ang mga dating bagay o bulayin man ang mga bagay ng una. Narito, ako'y gagawa ng bagong bagay. Yaw'y lalabas, hindi ba ganyo malalaman yaon? Gagawa rin ako ng daan sa lupang masukal at mga ilog sa ilang. Ang kausap po ng Panginoon dito ay mga Israelita. At sinasabi niya po ang plano niya sa kanila. So, huwag niyong alalahanin na yung mga nagdaan. Tapos na yun eh. Pero gagawa ako ng mga bagong bagay para sa inyo. Gagawa siya ng daan upang ang anumang ating kalagayan ay magkaroon po ng kapayapaan. Makapagpatuloy tayo sa ating mga ginagawa. So tayo po, alam niyo po mga kapatid, sa pamilya natin nagkakaproblema. Minsan may mga disagreements, mga pag-aaway, di po ba? Matinding pangyayari sa buhay. Pero sabi nga, tapos na po yaon. Lagi po tayong tumanaw sa bukas, sa future, sapagkat ang Panginoon ay gagawa po ng mga mabuting bagay sa atin. Lagi na po tayong hihiling sa Kanya. Lagi po tayong mananalangin. At ipagtatagubilin po natin sa Panginoon ang lahat ng mga bagay. Sa tingin natin, ang pagbabago sa buhay natin eh, hindi kaaya-aya. Dumalangin tayo sa Panginoon. Hanapin natin palagi ang purpose ng Panginoon kung bakit pinapangyari niya ito. Ano halimbawa? O nagkaroon ka ng mabigat na karamdaman. Diba? Ano kaya ang purpose ng Panginoon? Ba't ka nagkagayon? Baka to humble you. Baka it is a humbling experience for you para lalo kang, para ikaw'y bumaba ang kalooban mo, para lalo kang lumapit sa Kanya. O halimbawa, may anak tayo na naging matigas ang ulo, maring parang napariwara. Bakit kaya nangyari yaon? Baka nais ng Panginoon na mag-reflect tayo. How are we bilang parents, eh po ba? Paano natin pinalaki ang ating anak? Baka yung dahilan para lalo tayong manalangin sa Diyos
at magpakababa at humiling sa Kanya para ang anak nating iyon na maaaring napariwara ay bumuti ang kalagayan. So sa lahat po ng nangyayari, sa mga changes sa buhay natin, ang bottom line, isipin po natin palagi na ang yaoy, na mga yaoy nangyayari para po sa ating ikabubuti. Nakasulat naman po yan sa Bible, di po ba? We are promised that all things will work together for those who love Him and keep His commandments. Ulitin ko po ah, all things will work together. Lahat po ng mga bagay na nangyayari, mga changes, they will work together para po sa ating ikabubuti. At yan po ay nangyayari sa mga umiibig sa Diyos sa gumagawa ng kanyang mga kautusan. So hindi po applicable yun sa lahat ng tao ha. Kasi may mga tao maaari pong i-claim yan at sabihin, o nangyayari sa buhay ko, eh kalooban ng Diyos to para sa aking kabubuti. Yan po'y masasabi lang ng tao na talagang natatakot sa Diyos, sumusunod sa Kanya, at iniibig ang Panginoon. So para po maging tiyak tayo na anumang nangyayari sa buhay natin, ipawang sa ating ikabubuti, ang tangit po natin dapat na gawin, mahalin ng Panginoon. Paglingkuran natin siya at sikapin po natin ma-apply sa buhay natin ang kanyang mga kautusan. Sa mga mag-asawa, sa pamilya, nagkakaroon ng problema. Sigalot, kagalitan, iba gusto nang maghiwalay. Kani-kanyang dahilan kung bakit ang mag-asawa. Pero kung ating pag-aaralang mabuti, kung lahat po tayo gagawin lamang yung mga iniutos ng Panginoon, kung buong pananampalataya, magkakaroon tayo ng banal na takot sa Diyos, papakababa tayo, tayo magpapatawad, tayo uunawa, at lahat po ay ating maiintindihan. Mapapatawad, mapagbibigyan, magsasacrifice po tayo sapagat yun po ang mga itinuro sa atin. So ano mo po mga changes? Ang ibubunga po nito ay para sa ating ikabubuti. God is walking with us in our journey. Tandaan niyo po yan. Tayo sa pagtataguy ng buhay na gusto natin magbanal talaga, bumait, God is walking with us in our journey. Kasama niya po tayo kasi gusto niya yung ginagawa natin eh, di ba? Gusto natin magbago sa ikabubuti, matalagdan yung mga kapintasan, yung mga kahinaan. Gusto natin na tayong mag-asawa, yung ating mga anak, sama-sama tayong makapaglingkod sa Diyos, makagawa ng kalooban niya. He will always be beside us. Kasi gusto niya po yaon. Tuturuan niya tayo, tutulungan niya tayo, gagabayan niya po tayo. At kasama po doon, yung mga changes, yung mga sufferings na maaari po nating maranasan. At nangyayari po yaon para mamold po tayo. To become a better person, to become a better husband, wife, o kaya ay children. So yun po ang mahalagang mangyari po sa atin, maunawaan po natin. His presence and His provisions, yung pong kanyang pagbibigay, yung kanyang pong pagpo-provide will always be with us. May mga sitwasyon na maaaring sa tingin natin wala ang pag-asa, di po ba? May mga sitwasyon na para bang matatakot tayo, baka wala na tayong makain sa araw ng bukas. Pero God will always provide for us. Gawin lang po natin ang kanyang mga kalooban. He will always guide us. He will always sustain us sa ating pong mga pangangailangan. Alam niyo po, individually, mahalaga po na makita rin sa atin ang pagbabago. Magbago tayo sa kabubuti. Dati, tayo mayabang, nawa sana ngayon mababa ng ating kalooban. Dati tayo talagang lagi nagtitiwala lang sa ating sarili, sa sariling kakayahan. Pero nalaman natin, limited po ang ating kakayahan. Ang tanging may kapangyarihan na dapat nating sandigan ay ang ating Panginoon. Sabi nga, yung pong to change and to improve are two different things, di ba? Kasi may mga tao nagbabago sa ikasasama di ba? Nagde-deteriorate ang kanilang mga ugali, ang kanilang pagkatao. Kaya minsan meron tayong kamag-anak, kakilala, di ba? Habang tumatanda, parang lalong walang pinagkakatandaan, di ba? Nagiging resentful, nagiging bitter.
Minsan nagiging mapagmataas. Akala mo, eh palaging tama, di ba? Nangyayari po yan. At nakakaawa po yung mga taong gayon. Kaya to change and to improve, different things po yan. Tayo, we are changing to improve. Ulitin ko po ah, magbabago tayo ng ating pagkatao, ng ating karakter, at tiyakin po natin to improve, to become better. So lalo kung dati tayo na nag-iisip ng masama, hindi ka na ngayon mag-iisip ng masama. Kung dati kang matulungin, mapagmahal, lalo tayo magiging matulungin at mapagmahal. Eh kung dati, ang pinatatawad lang natin ng ating mga kamag-anak, lahat ng tao ngayon, magagawa na nating patawarin. At hindi lang yon. Dati nagpapatawad lang tayo. Ngayon, ipapanalangin pa natin, gagawan pa natin ng mabuti yung pong nagkasala o gumawa ng masama sa atin. Dahil yun po ang nakasulat, di po ba? Yan po ang tinuturo sa atin. Sabi nga, all change is no growth, is not growth. Hindi po lahat ng pagbabago, eh pag-unlad, pag-grow. So sana tayo po mabago, nag-grow tayo as a person. Lumalawak ang ating pangunawa, lalo tayong nagiging dependent sa ating Panginoon, di ba? Lalo nagiging mababa ang ating kalooban. Kasi hindi naman lahat ng pagkilos, di ba? It is forward, di ka nga. Eh, sige, you should always move. You should always be on the move. Magbabago ka. Pero hindi lahat ng pagkilos, it is moving forward. May pangyayari po, paurong. Di ba? Eh, may mga tao pong ganyan. Pagka nasa panahon ng pagsubok, humihina. Di ba? Lumalabas yung natural na ugali na maaaring nakalakhan sa pamilya, nakalakhan sa kanyang environment. Hindi po marapat na magkagayon. Ito pong aking sinasabi, mga kapatid, hindi naman po talaga madaling gawin. Kasi tayo talaga sa buhay natin, sa ating paglaki, may nakamihasaan tayo, nakasanayan sa pamilya, sa ating environment. So yun po yung naka-natural na sa atin. Tayo po, kahit anong ating kinalakhan, we have to change. Kinakailangan po nating magbago para talagang ma-please po natin ang ating Panginoong Kristo Jesus. Sabi nga, the Bible was given to us to gain true knowledge and to change our lives. Yan po talaga ang dahilan kung bakit nagkatawang taong Panginoon. Para ma-record ang kanyang mga ginawa. At ngayon po, ito'y naging scripture o Bible na ngayon po ang tanging dahilan to change people, di ba? Para mabago ang tao sa maling nakamihasaan o nakasanayan. So the Bible was given to us to gain true knowledge and to change our lives. Nakakaawa pong sitwasyon. Maraming tao nakakabasa ng Bible, nakaririnig ng mga sermon from the Bible. Ang problema, tayo, hindi po natin naisa sa kabuhayan. Diba? Napakahirap gawin. Pero, yun pong tanging dahilan. Kaya po nandyan ang Bible, ang scriptures. Kung bakit tayo dumating sa mga worship services. Kung bakit kayo nakikinig tulad ngayon, diba? Tayo po lahat, sama-samang natututo pagka po talagang sinasanggunin natin ang Biblia. At mahalaga po na sa pagbabasa ng Bible, sa pagkarinig ng mga katotohanan from the Bible, tayo po nababago. Nababago sa ikabubuti. Sabi nga, alam niyo mga kapatid, kaibigan, our lives do not get better by chance. Hindi po magiging mabuti ang ating kalagayan by chance. It will get better by change. Diba? May mga tao gustong umunlad sa buhay, di po ba? Pero hindi nagbabago ng diskarte. Tumataya sa loto. namamag-asa sa tsansa na tumama, di ba? Para mabago kanyang kalagayan. Napakahirap tumama sa loto, di po ba? Our lives will get better by change. Kung ngayon masipag ka, masikap ka, lalo kang maging masipag, lalo tayo maging masikap, magtitipid po tayo. Kung gusto nating umunlad ang ating buhay financially,
And spiritually naman, sa ating pagkatao, mahalaga po na hindi din ito by chance. Kinakailangan, we should work at it. Diba? Ano ba yung mga kahinaan ko, mga kapintasan ko? We should always reflect. Bilang husband, bilang father, bilang wife, bilang mother. Ano bang dapat ko pang gawin? Ano kaya mga katangian na dapat ko pang maangkin? At kung may mga characteristics ako na sa akin tingin na hindi nararapat, paano ko kaya ito maialis? Iyon po ang mahalagang nangyayari sa atin to become better. Sabi nga, every day should bring a noble change. And every change should bring a noble man. So, yung pong inaasahan sa atin ng Panginoon, araw-araw talaga, we are getting better. We are not getting bitter, mga kapatid, di po ba? Yung pong mahalaga kasi, baka maubusan tayo ng panahon, ng araw, to become better, para maging karapat-dapat sa mata ng Diyos, di ba? So, mahalaga po na every day should bring a noble change and every change should bring a noble man and woman of God. Meron pong isang pangyayari, meron pong isang babae na talagang nasa middle age na po siya. Umattend po siya ng worship service, pagsamba. Eh, nagkataon yung paksa sa pagsamba na tinalakay ng pastor, tungkol po sa love, tungkol sa pagmamahal o pag-ibig, at tungkol po sa forgiveness. So, naging maganda po yung pag-deliver ng pastor ng sermon. Talagang na-touch yung puso ng babaeng ito. Kaya sabi niya, habang nakasakay po siya sa jeep pauwi, galing po sa service, I will hug, yayakapin ko. At ngingitian, babatiin ang unang tao na makakasalubong ko sa aming compound. Kasi masayang-masaya siya. Talagang naispirituhan siya. Talagang gusto niyang i-apply yung kanyang natutunan. So, sino man na makasalubong ko, I will hug her, kingitian ko siya. Yung una na aking makakasalubong. So, nangyari po, bumaba na po siya sa jeep, nakapasok na po siya sa kanilang compound. Eh, ang nangyari po, ang una niyang makakasalubong, yung kumari niya na itinismis siya. Talagang masama ang loob niya. Kaya sabi niya sa sarili niya, yayakapin ko, ngingitian ko ang pangalawang tao na makakasalubong ko. Ano ibig sabihin po ng pangyayari? Yung babaeng ito, matapos marinig yung forgiveness, matapos marinig yung love, pagmamahal sa kapwa, kahit sa kagalit, nasa isip niya, nasa puso niya, gusto niyang gawin. Eh kaya lang, umiral pa rin yung galit niya sa kanyang kumare. Kaya hindi niya ma-i-apply yun, yung pagyaka, pagtanggap, pagmamahal. So ang lesson po mga kapatid, mga kaibigan, kung ano po ang ating narinig from the scriptures, sa Bible, to change us, to become better, gawin po natin. Kasi yun po talagang dahilan kung bakit tayo sumasamba, nagbabasa ng Bible, nakikinig sa scriptures, sa mga pastor, for us to become better. So sana yun po ang maging layunin natin sa ating pamilya, sa ating pagkatao bilang individual, for us to become better. At yung changes po, napakamahalaga. Sapagkat yun po ang dapat na nangyayari sa atin araw-araw. Nababago araw-araw sa ikabubuti hanggang maging kagaya, katulad po tayo ng ating Panginoon. So sana po yung atin na magawa. So sa huli po, patuloy kong sinasabi, let us always rejoice. Lagi po tayong maging masaya sa anumang sitwasyon ng ating buhay, sa anumang changes na nangyayari sa ating buhay. At lagi po tayong mananalangin. Anumang changes na nangyayari, manalangin tayo sa Panginoon, pagtagubilin natin sa Kanya. At siyempre sa huli, tayo po maging mapagpasalamat. O, yung change na nangyayari sa buhay mo, tila negative. Pagpasalamat mo yan. Nangyari yan para sa iyong ikabubuti. So sana po itong magawa nating lahat mula ngayon at magpakailanman. Maraming salamat po sa pagtangkilik ninyo sa pagtatanghal na ito. At maraming salamat po lalo na sa mga nag-share ng link ng ating pong broadcast. Sana po ay magkasama-sama tayong muli sa susunod na mga araw ng pagtatanghal. Sa bahagi pong ito, inaanyayahan ko po kayo na sumama sa isang panalangin. Ating pong pasalamatan ng Panginoon
at ipagtagubili ng panibagong araw na ito na atin pong lalakaran. Manalangin po tayo. Aba, Panginoon naming Diyos, Diyos ka na punong-puno ng pagmamalasakit at pagmamahal sa sangkatauhan, sa iyong mga lingkod na kinakasangkapan. Ibinibigay mo ang tunay naming pangangailangan upang maharap namin ang panibagong taong ito na nagtatagumpay. Tinutulungan mo rin kami, Panginoon, na makita ang kahalagahan ng pagbabago. Opo, mahirap kung iisipin, subalit sa tulong mo, walang imposible na ito po ay aming magagawa. Walang imposible na ito ay aming makakayanan. Sana po sa pamamagitan ng programang ito, magawa naming maitanim sa puso ng lahat ng aming mga kapwa ang kahalagahan ng pagbabago upang hindi lang kami, kundi maging sila ay makasama namin na humaharap sa iyo sa bawat araw ng aming buhay na nagtatagumpay. Dinadalangin namin, Panginoon, palagi papagtagumpayin mo at pagbungahin ang programang ito. Maramdaman ng mga taong sa amin ay sumusubaybay, maramdaman nila na ginagawa namin ang paglilingkod na ito sapagkat ito ang inutos mo sa amin, sapagkat ito ang kalooban mo sa sangkatauhan. Ipinapakiusap namin ng lahat na iyong ipagpala sa aming lahat sa ngalan mo lamang, Kristo Jesus, na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook fanpage na MHC Media. Upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman po sa inyong katanungan, prayer request, o libreng Bible study sa inyong tahanan, i-post lamang ang kahilingan sa comment section ng programang ito. Maaari din po kayong tumawag o mag-text sa mga sumusunod na numero. Sa Smart o Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe o TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. At sa landline, 8255-6949 o 8553-0946. Maraming salamat po!